Magandang pong araw sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. May panibagong topic na naman po tayo. Ang title po nito, Yak Mao Ning, Takbuhan China Coast Guard, lumayas na ng kusa sa West Philippine Sea sa takot matira ng USA. Mula po ito, syempre sa ating napakagaling na si Mevs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po masusubscribe nyo po ang kanyang channel. At huwag nyo rin po sana kanilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganito mga reaction video. Malaking shoutout po sa inyo lahat na lahat po naman tumatangkilik po sa aking channel, sa lahat po ng viewers, subscribers at syempre sa lahat po ng mga OFW na nakatutok po sa ating mga reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Asan na yung tapang ng Chinese Coast Guard? Kung dati nagtatagal to sa West Philippine Sea, ba't ngayon mga takot na ata sila? Buwang effective nga ang estratehiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamangis na kasing Pilipino ang nakasaksi. Nauubos na ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Nagbabalikan man, pero saglit lang to at naglalayasan raw agad-agad. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ay ano, pinakitaan na po sila ng puwersa, no, na sinamahan pa tayo ng ibang bansa tulad ng US, Japan at syempre ng Australia dyan po sa West Philippine Sea nung nagkaroon po tayo ng quadrilateral exercise po dyan. Kaya po, ganyan na po. No, alam naman natin po na talaga pong naninindak lang po yung China. Hindi na nga to nagtatagal sa loob ng ating exclusive economic zone. Nagiramdaman namin ay bandang sila nga magpagasa ka tayo. Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Naghulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao. Maalam naman, hindi naman masyadong nagtagal. Wala nang palag ang China sa Pilipinas. Kung dati duluduro-duro lang tayo ng mga inchik na to, ngayon ilabas nyo ang tapak nyo. Wala naman talagang issue sa West Philippine Sea noon. Tama. Pero nagkaroon lang noong tilang gustong pagarian ng China ang ating teritoryo. Ang lalakas mong bully noon, no? Tapos ngayong hindi takot lumaban sa gera ang Pilipinas, sasabihin ng China tayo pa ang nanggugulo. Ayun na nga. Diba, kung kailan pumalag tayo, diba, talagang nanindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang hindi po tayo pasusupil sa mga kalaban na yan, no? Talaga pong pinalakas po ng ating Pangulong Bongbong ang ating ano, no, ang ating maritime security at talaga pong sinusuportahan po tayo ng maraming bansa, no. Kumbaga, siguro nagulat ang China, aba, pumapalag ng Pilipinas, ah. So anong gagawin natin ngayon? Talagang ano, kumbaga, nakikita po nila na sinusuportahan na po tayo ng malalaking bansa, no, at nagkaroon pa nga po ngayon ng ano, no, ng trilateral summit po ang Pangulong Bongbong Marcos, ang Prime Minister Kishida at saka po ang President Biden, no? Talaga pong nasisindak na po talaga ngayon ang China. Kumbaga, kala po kasi talaga nila na hindi po tayo papalag at hindi gagawa ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, para makontra po ang pangharas po ng China. Pero ito po ngayon, nakikita po nila na ang ating Pangulo ay talaga pong may pangil po dito, no? Talaga pong palag-palag po tayo ang Pilipinas. Kaya po ngayon, na parang umuurong na po ang buntot ng China. Dahil alam naman po talaga natin na ang mga China na yan ay ampaw po yan. Kasi po ang Taiwan po napakalit, hindi po nila mabomba-bomba, no? Hindi po nila magera-gera. Tayo po pa kaya, no? Na marami po nakasuportang bansa sa atin. Kaya po ulit-ulitin po sa inyo na talaga pong wala pong, hindi po pwede magsimula po ng gera po ang China po. Talagang mapipilay po talaga ang ekonomiya nila. Lahat po talagang magpipris po sa kanila pag nagsimula po sila ng gera. Kaya mahirap din po talaga kung sila ang magsisimula niyan. Kaya hindi po sila basta-basta makapag-implement po na sumalakay po sa atin. Dito muling nanawagan ang Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning. Wala raw magandang maidudulot ang digmaan. Ayaw raw ng China lang.保持了和平稳定的态势，以美国为首的一些域外国家在南海不断的拼凑小圈子，以合作为名搞对抗，以和平为名秀肌肉，以秩序为名制造乱局，这是一种弊弊道道的霸权行径。近期南海局势升温，和美方的插手介入脱不了干系。如果美方真心希望南海和平稳定，就应当停止怂恿攻火。 Anong gusto nyo China, no? Kayo lang ano, kayo lang kumagarap at ang mambuli, no? Kayo lang yung kumbaga hahayaan na lang namin kayo ng ganyan-ganyan ninyo ang Pilipinas. 'Di ba? Syempre hindi. Yung presidente namin papalagyan kasi ang presidente namin may bayag. No, hindi katulad nung pinagkasunduan niyo ng ex-president, no, talagang kumikis sa puwet niyo, 'di ba? Hindi ganyan ang Pangulong Bongbong, 'di ba? O ngayon, sinasabi niyo ayaw niyo ng gera.
No, wala namang may gusto ng gera, eh. 'Di ba? At talagang hindi talaga uubra ang gera, walang panalo diyan sa gera na 'yan. 'Di ba? Pero kumbaga, ginagawa lang ng Pilipinas ang lahat kasi nga sobra na kayo. Sobra na kayo sa pangbubuli sa Pilipinas, 'di ba? Tandaan niyo 'yan, no. Kayo ang nagsisimula niyan, kayo ang nagpo-provoke, huwag niyo binabaliktad ng Pilipinas. At ngayon sinasabi niyo na kumbaga para nagsusumbong ang Pilipinas, 'di ba, sa ibang bansa, lalo-lalo na sa US, 'di ba? Hindi. Walang ganun. Kasi meron po yung allied nation, no. Magkaalyado po ang Pilipinas at ang US at iba't ibang bansa. Siyempre po, hindi po sila pwede mag-isa walang kibo yan, no? Kung hindi naman kayo nagpo-provoke, o hindi kayo tira ng water cannon sa aming mga barko, sa aming nagre-resupply doon sa BRP Sierra Madre, ay hindi naman po magkakaroon ng ganyan, di ba? Ngayon, sinasabi yun, nagpo-flex ng muscle ang Pilipinas, no? Ipine-flex kung sino-sinong bansang naka-alalay o sumusuporta. Eh, wala na kayong magagawa doon kasi nga, kagagawan nyo yan, di ba? Hindi naman pa pwede kayong magsawalang kibo na lang ang mga kakapling bansa ng Pilipinas. So, nasa sa inyo ang problema. Kailangan ayusin nyo yan, kailangan tigilan nyo na ang pangbubuli sa Pilipinas, no? Kasi talagang may kalalagyan kayo kung tutuusin, no? Talagang hindi kayo mananalo. Kasi halos buong mundo na talaga, buong mundo ay nakasuporta sa Pilipinas. Nakikita ng buong mundo kung paano niya harasin ang Pilipinas. Kaya nako, isip-isip China, no? Alam na natin na malaki ang masasakripisyo sa inyo kapag kayo ay talagang nagdire-diretso rito sa pangaharas sa Pilipinas. Labang siya. Pero maniniwala pa ba tayo kay Mao Ning? Baka mamaya pag nagkaroon ng peace talks at umalis na ang pwersa ng Amerikano at Hapon sa West Philippine Sea, baka tsaka tayo pagbobombahin niyang mga incheck na yan. Tama, mga ano yan eh, mga walang isang ano yan eh, salita ng mga yan eh, hindi pwede magtiwala sa kaaway. Una-una kaaway nga eh, di ba? Kalabang bansa yan, wag na wag magtitiwala sa kaaway. Talagang tuso yan China kasi nga unang-una, uulitin ko na naman, no, yung ang arbitral ruling dyan na pinanunan ng nating award noong 2016, hindi nga nila nire-respeto yun, pati ang UNCLOS, di ba? Pati tayo, naglalayag tayo sa sarili nating teritoryo, binubomba tayo ng water cannon, di ba? Hinaharas tayo, pati ang ating maliliit na mangingisda ay hinaharas, 'di ba? Anong laban nung mga 'yon, 'di ba? Wala silang awa, no, kumbaga, talagang gagawin nila lang lahat para masakop tayo, lalong-lalo na ang teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea. Kasi alam naman po natin, napakayaman po ng ating kalikasan, no, ating teritoryo. Meron po diyan langis. Pera po, no, talaga pong masakim po talaga ang China, gusto po nilang makuha 'yan, lahat-lahat 'yan dahil alam po nila na malaki po ang kapakinabangan diyan sa West Philippine Sea dahil po diyan talaga pong rich na rich po talaga sa langis ang ating West Philippine Sea, lalong-lalo na po ang ating teritoryo. Kaya po talaga ayaw po tayo tigilan ng China, gusto po nila kamkamin po yung langis diyan, no. Yun po ang totoo. Wala na rin po yan sa mismong bibig po ng ating ex-president, no. Na sinabi para po niya, no, na nagpaalam pa siya, no, kay Xi Jinping na mag-drill diyan o maghukay, no, diyan sa teritoryo natin na ng langis. Pero talagang ano, kumbaga ayaw ni Xi Jinping kasi nga magkakaroon daw ng trouble, kumbaga gagarahin tayo, no, which is maling-mali yung ginawa na yon ng ating ex-president kasi sa kanya na rin po mismo galing na atin po yon, no, yung teritoryo natin yon, yung paghuhukayan niya ng langis, di ba po? Kaya po alam niyo na po yung mga nangyayari, no, alam niyo na po kung ano pong history rin po ng ating ex-president, no, talaga pong yukod na yukod po siya doon sa ano, sa kalabang bansa na China, no. Tiretso po natin 'to. Ano sa tingin niyo? At kung mapag-alyansa man ng Pilipinas sa like-minded nation, wala na daw dapat paki ang China diyan. Ba't ba napakapakila meron ng mga Chinese? Hindi nyo kami tuta na basta-basta lang susunod sa utos nyo. Well, I think they've already reacted and already have said quite a number of things. But, you know, as our defense secretary said, whatever we do with our allies is our business. At the end of the day, the rule of law, the respect for international law, and the respect for the arbitration award is all that we are really looking at. And we have all of these countries that have come into the picture who are supporting us. Yun nga po, diba? Kaya yun din po ang nakakabilib po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi po siya marahat, no? Hindi po siya sumasabay po
sa gusto ng China o sa ginagawa ng China sa atin na pangaharas po, no? Hindi po tayo nakikipag-pisikalan, no? Narinig niyo po yung sinabi niya, doon po tayo sa legal, di ba? Sa legal na paraan. Yun po yung maganda po talaga doon, eh. Para po mag-gather na lang po tayo na mag-gather ng ebidensya tungkol dyan sa China, at pag inilaban po natin yan sa international law, tayo po ay mananalo. No, at wala pong pakialam po talaga ang China diyan kung tayo ay makikipag-usap sa ating ano like-minded nation, no. Kumbaga doon po sa ating mga kaalyado. 'Di ba? Wala po silang pakialam doon kasi unang-una po tayo po ang kanilang hinaharas dito, at tayo ay gumagawa lang ng paraan lalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na depensahan o suportahan o talagang ano 'yan ng ating bansa, no, na hindi mabuli-buli lang ng China na yan, no? Kaya napakahuhusay po ngayon po ng nasa gobyerno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi po nagtatrabaho po talaga sila at ginagawa po nila ang lahat para po madepensahan po ang ating bansa ukol dyan sa issue dyan sa West Philippine Sea. We are expecting all nations to just simply follow the right path. Yes. And we're hoping that China will look at it in the same way. All of these things that we're doing is precisely in that direction. You know, for so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. Tinawag naman ng National Security Advisor ng US ang China na overreacting. Kung wala raw ginawang mali ang China, edi walang problema ngayon. Tama, no? Ang galing, no? Tama, mismong ibang bansa na ano, nakakita rin talaga, no? Kung wala talaga silang ginawa dyan, no? Kumbaga hindi nila hinaharas ang ating mga Navy dyan, no? Ating mga PCG dyan sa West Philippine Sea, eh talagang walang mangyayaring mga meeting-meeting ganito na ito na magpapalakas din sa atin. Diba? Isipin dyan yun, eh. Diba? Talaga pong ano, hindi naman po nga pwede magsasawalang bahala ang ating mga kaalyadong bansa. Ganun po yun, tulungan po yan. Kahit naman po yung ibang bansa, halimbawa kahit US pa yan, Korea, Japan, magkaroon po sila ng problema, tutulong din po ang Pilipinas. Ganun po yun, no? Kaya po, wala po pakialam ang China dyan kung anong gawin ng Pilipinas sa pakipagkaalyado o makipag-usap po sa ating mga kasundong bansa, no? Wala po silang pakialam, at unang-una sila rin po ang dahilan kung bakit po nagkakaroon ng ganyan. Lalong-lalo na po ng maritime exercise po dyan sa West Philippine Sea, kasi po sobra na po talaga sila. Kumbaga pinapakita lang po ng allied nation na nakasundo po ng Pilipinas na meron pong sumusuporta po sa atin. Ganun po talaga. Kaya ang China po ay halos po talaga wala naman pong kakampi. Kung meron man, pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, Russia po yata ay talagang malapit na rin daw pong umepa lang Russia, pero hindi pa po sigurado yan, no? Kasi po meron din pong problema ang Russia, di ba? May gera po sila ng Ukraine, hindi po natin masasabi kung talagang papalig ang Russia sa China o susuporta, no? Pero wala pa po tayo sa balitang yan, pero medyo nararamdaman na raw po yan, no? Pero sa lakas po ng ating mga kakampi po ay ano, talaga pong masasabi po natin na nasa magandang kamay po tayo, ang Pilipinas, no? Kaya hindi rin naman po nagpapabaya ang ating President Bongbong Marcos. Pinapalakas po niya ang ating sandatahang lakas po talaga. As in lahat po talaga ginagawa niya ng paraan para maging handa kung sakasakali man po na magkakaroon po ng gera laban dyan po sa China. Ba't sila mababahala? Bakit China? Hindi nyo na ba manakaw ang West Philippine Sea? I can't speak for the PRC reaction one way or another, except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. Yun yun, eh, di ba? Ano, freedom of navigation, di ba? Lahat, eh. Lahat yan. Hindi lang China, Pilipinas, no, na pwedeng dumaan dyan. Lahat. Freedom of navigation, kailangan walang magiging problema. Pero ang China kasi, talagang nagpo-provoke. Talagang sila yung nangaharas. Kaya ito nangyayari, di ba? Yun lang din naman gustong ipahatid din ng US, no, sa China, no. Kailangan may freedom of navigation. Kailangan pwede kang maglayag dyan, pwede kang lumipad, dumaan dyan nang walang ano, walang tension, 'di ba? Pero ang China kasi, 'yun nga, sila nga ang nagbibigay ng tension diyan sa West Philippine Sea. Kaya nagkakaroon na po ng gantong issue po ngayon. And it does in the South China Sea. Kung di dahil sa pwersa ng US, baka Chinese na tayo ngayon. Ang kulit na natatawa. In the South China Sea. Kung di Welcome to the Philippines, province of China. Nako, wag naman po sana, no. Wag naman po sana, nako.
Ay nako, alam niyo na po yung ating ano no. Ex-president daw, ito po nagsimula yan dahil dyan. At ito na nga, lumalabas na nga po, no? Kinokontra na po ng China ang pahayag po ng ating ex-president talaga. Na sinasabi po ng China na meron po talagang gentleman's agreement. Pero po, ang sabi po ng ating ex-president ay wala daw. No? Sino pong paniniwalaan natin sa dalawa? Pero common sense, matatalino po kayo lahat. No? Alam nyo na po kung sino po nagsasabi dyan ng totoo. Kasi po, wala naman po provocation na mangyayari. Hindi naman po tayo bubombahin ng water cannon at haharasin dyan sa West Philippine Sea kung naniniwala ang China na walang gentleman's agreement. Ibig sabihin lang po nun na talaga pong naninindigan po ang China na meron po talagang gentleman's agreement. Kaya po nagagalit po sila sa ating gobyerno ngayon kasi po parang pagdating sa China o sa tingin po ng China, ang Pilipinas po ay lumalabag doon sa gentleman's agreement. Kaya po yun no, matatalino po kayo. Hindi ko na po kailangan po ulit-ulitin. Alam nyo na po, kailangan nyo na pong gumawa ng aksyon lalong-lalo na po sa susunod na eleksyon. Naku po, gumising po kayo. Yun na po ang gusto pong sabihin sa inyo. Wala po tayong kinikilingan dito. Dito lang po tayo sa tama, no? Tamang gobyerno po tayo. Dapat ganun po sa meron pong paninindigan at handa pong ipaglaban ang ating bayan. Dahil sa pwersa ng US, baka Chinese na tayo ngayon. Gusto nyo ba yon? O gusto nyong ipaglaban na natin ang ating karapatan laban sa pang-akin ng teritoryo ng China? Handa ba kayong lumaban? Yes. Ikomento sa baba ang yung salobid. Ayun no, atin pong nagawa ng magandang reaction po ang magandang video po na to ni Melvis Castle. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa channel niya. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. At huwag niyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganito mga reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. Until next time, God bless and peace out. Bye!